5 years ago, naihatid namin sa inyo ang unang 5 na kilalang urban legends sa Pilipinas. At ngayon ay tatalakay naman natin ang 5 pang karagdagang creepy Pinoy urban legends sa ating bansa. Ang mga urban legends ay isang nakakaintrigang halo ng kasaysayan, kultura, at supernatural na madalas na naglalarawan ng sama-samang takot at imahinasyon ng isang komunidad. Sa Pilipinas, maraming lokasyon ang kilala sa kanilang mga nakakatakot na urban legends. Bawat isa ay may sariling kakaibang kwento na patuloy na pumupukaw at nagpapanginig sa atin. Narito ang ilan sa mga pinakanakakatakot at makatindig palahibo na urban legends sa Pilipinas. Ang ospital sa Clark Air Base. Ang Clark Air Base sa Pampanga, na dating isang pangunahing pasilidad militar ng US, ay kilala ngayon dahil sa isang haunted hospital. Iniwan matapos ang pagsasara ng base noong 1991, ang ospital ay napabayaan. Ang madilim at walang laman ng mga koridor nito ay perpektong lugar para sa mga kwentong kababalaghan. Ayon sa alamat, ang ospital ay pinagmumultuhan ng mga espiritu ng mga sundalo na namatay noong ikalawang digmaang pandaigdig at digmaang Vietnam. Ang mga bisita ay nag-ulat na nakakakita ng mga aparisyon ng mga nurse at sundalo, nakakarinig ng mga hindi maipaliwanag na yabag at nakakaranas ng biglaang paglamig ng paligid. Isa sa mga pinakatanyag na kwento ay ang tungkol sa isang sundalong walang ulo na gumagala sa mga pasilyo at naghahanap ng kanyang nawawalang ulo. Ang nakakakilabot na kwento ng multong nurse. Nagsisimula ang kwento sa isang nurse na nagtrabaho sa ospital noong digmaang Vietnam. Siya ay dedikado, walang pagod na nag-aalaga sa mga sugatang sundalo. Sa kasamaang palad, ang kanyang buhay ay natapos ng maaga sa ilalim ng malungkot na mga pangyayari. At tila hindi kailanman umalis ang kanyang espiritu sa lugar. Maraming bisita ang nagsasabing nakita nila ang multong nurse na ito. Madalas siyang nakikita sa lumang surgery room ng ospital, suot pa rin ang kanyang sinaunang uniforme. Ang kanyang aparisyon ay sinasabing gumagala ng walang direksyon, parang natrap magpakailanman sa kanyang tungkulin. May mga nag-ulat na naririnig ang mga tunog ng mga yabag ng multo na naglalakad pataas at pababa sa mga abandonadong pasilyo. Ang iba naman ay nakaramdam ng biglaang pagbaba ng temperatura, isang klasikong tanda ng presensya ng espiritu. Ang mga alamat ng lungsod na ito, partikular ang multo ng Clark Air Base Hospital, ay may espesyal na lugar sa kulturang Filipino. Sila ay isang mayamang halo ng kasaysayan, alamat, at ang pangkalahatang pagkahumaling ng tao sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Kahit na ikaw ay naniniwala sa supernatural o isang skeptic, ang kwento ng multong nurse ay isang nakakahumaling na bahagi ng mga alamat ng lungsod na nakatanim sa naratibo ng Pilipinas. Ito ay isang kwentong patuloy na ikukwento, isang alamat na patuloy na mabubuhay, umaalingaw-ngaw sa mga koridor ng panahon, tulad ng mga yabag ng multo sa Clark Air Base Hospital, ang Ozone Disco. Ang Ozone Disco Club sa Quezon City ay ang lugar ng isa sa pinakamatinding trahedya ng sunog sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong Marso 18, 1996, isang sunog ang sumiklab sa masikip na nightclub na ikinamatay ng 162 katao. Ang trahedya ay nagiwan ng permanenteng peklat sa lugar at nagbigay daan sa maraming kwentong nakakatakot. Isang walang katapusang party. Marami ang naniniwala na ang mga espiritu ng mga nasawi sa sunog ay patuloy na gumagala sa mga guho ng club. Ang mga tao ay nag-ulat na naririnig ang mahinang musika at ang tunog ng mga nagmamadaling yabag, na parabang ang mga biktima ay patuloy na sinusubukang makatakas sa apoy. Ang iba naman ay nagsasabing nakikita nila ang mga multong sumasayaw sa bakanteng lote kung saan dating nakatayo ang club. Ang mga ulat ng mga ganitong multo ay nagsimula ng isang alamat ng lungsod na ang mga biktima ng Ozone Disco Fire ay patuloy na nagpa-party kahit na sa kabilang buhay. Ang ilang mga lokal ay naninindigan na naririnig nila ang mahinang echo ng musika noong dekada 90, tawanan,
at ang tunog ng mga baso na nagkakabanggaan. Ang iba naman ay nagsasabing nakakakita sila ng mga multong nakasuot ng mga damit noong panahong iyon, sumasayaw at nagkakasiyahan na parabang buhay pa ang disco. Partikular na ang mga taxi driver ang nagkukwento ng pagsasakay ng mga pasahero mula sa lugar, na bigla na lang naglalaho sa gitna ng biyahe. Ang mga nakakakilabot na karanasang ito ay nagpaalab lamang ng alamat. Ginagawa itong isa sa mga pinakamatagal ng urban legend sa Pilipinas. Habang ang mga skeptic ay maaaring ituring ang mga ito bilang bunga lamang ng imahinasyon, ang mga naniniwala ay nagsasabing ito ay mga manifestasyon ng mga hindi mapakaling espiritu. Kung ito man ay mga echo ng nakaraang panahon o mga nakakakilabot na alaala ng isang trahedyang naganap, ang multo ng Ozone Disco ay patuloy na paalala ng isang buhay na lugar na minsan ay nagdaan. Star Mall Alabang. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ang Star Mall Alabang, isang popular na shopping center sa katimugang bahagi ng Metro Manila, ay naging pinagmumulan ng mga nakakatakot na urban legend at kwentong multo. Habang ang mga kwentong ito ay maaaring mukhang hindi ka panipaniwala, ipinapaalala sa atin na minsan, ang katotohanan ay mas kakaiba pa sa katang-isip. Ang Star Mall Alabang, na dating kilala bilang Metropolis Star, ay itinayo noong dekada 1990 sa mga lupain ng dating Alabang Cemetery. Ito ay itinayo ng Manuela Realty Development Corp., isang kumpanyang itinatag ni Doña Manuela Aguilar Rigera, lola sa asawa ni Senator Manny Villar. Ang mall na ito ay may kasaysayang balot ng misteryo. Sa nakalipas na mga dekada, marami ang nag-ulat ng mga kakaibang karanasan sa loob at labas ng malaking estruktura. Kasama sa mga nakakakilabot na kwentong ito, ang mga nakikitang kakaibang figura, misteryosong mga ulap, at maging ang mga kwento ng malamig na mga kamay na humahawak sa mga mamimili. Ang multo sa sinehan. Isang nakakakilabot na kwento ay tungkol sa isang manonood ng sine na nakatira malapit sa Metropolis Mall at nagdesisyon na manood ng isang comedy movie para sa isang school project. Pinili nila ang last full show sa Star Mall Alabang. Pagpasok nila sa dimly lit na cinema, inaasahan nila ang isang mataong theater dahil sa kasikatan ng comedy. Ngunit nang magbukas ang mga ilaw pagkatapos ng pelikula, nagulat sila nang makita lamang ang ilang tao, marahil 10 o mas kaunti pa na kasamang nanonood. Ito ay nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam at mabilis silang umalis, nangangakong hindi na muling manonood ng sine doon. Ang nawawalang mga bisita. Isang security guard ang nagdagdag sa misteryo ng Star Mall Alabang sa kanyang kwento. Bandang 7 PM, napansin niya ang 10 bihis na bihis na mga tao na pumapasok sa mall, halos tulad ng isang wedding party. Ngunit, habang lumilipas ang gabi at natapos ang kanyang shift, ang 10 bisita ay hindi na lumabas ng mall, sila ay naglaho na parang bula. Ito ay isang nakakatakot na pangyayari na nag-iwan ng maraming katanungan na hindi nasagot. Ang babae sa mall. Isa sa mga pinaka-persistent na kwento ay tungkol sa isang multong babae na nakaputi na gumagala sa mga pasilyo. Ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang belo. Sinasabing bigla siyang nagpapakita lamang ng saglit na iniiwan ang mga saksi sa estado ng pagkabigla. Ang Manila Film Center ay isa sa mga pinakakilalang pinagmumultuhang lugar sa Pilipinas. Itinayo noong 1981 sa ilalim ng utos ni dating First Lady Imelda Marcos, ang gusali ay itinakda na maging sentro ng unang Manila International Film Festival. Ngunit isang trahedya ang naganap noong ginagawa ito nang bumagsak ang scaffolding na naglibing ng maraming manggagawa sa basang semento. Ang mga operasyon ng pagligtas ay iniulat na itinigil pagkatapos ng ilang oras na nagbigay daan sa isang karumaldumal na alamat. Ayon sa alamat, ang pagmamadali na matapos ang gusali ay nagresulta sa maraming manggagawa na naiwan na nakalibing sa semento, ang kanilang mga katawan ay hindi na natagpuan. Ang kwentong ito, totoo man o hindi, ay nagdulot ng paniniwala na ang Manila Film Center ay pinagmumultuhan ng mga espiritu ng mga manggagawa. Mula noon, ang Manila Film Center ay naging paksa ng maraming kwentong multo. Ang mga bisita at empleyado,
ay nag-ulat na naririnig ang mga sigaw ng paghingi ng tulong, nakakaramdam ng malamig na hangin, at nakakakita ng mga aninong gumagalaw sa mga pasilyo. Ang mga kumikislap na ilaw, nakakakilabot na tunog, at mga multong nagpapakita ay ilan lamang sa mga kwentong lumitaw. Ang iba naman ay nag-ulat na nakakaramdam ng mga hindi nakikitang kamay na humahawak sa kanila. Ang sentro na ito, na minsan ay simbolo ng kulturang pagmamalaki, ay ngayon isa sa mga pinakakilalang urban legend sa Pilipinas. Ang haunting sa Manila Film Center ay isang nakakakilabot na paalala ng trahedyang naganap na nag-iwan ng permanenteng marka sa alaala ng mga Pilipino. Ang mga mapaghiganting espiritu ng San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge, ang pinakamahabang bridge sa Pilipinas, ay nag-uugnay sa mga isla ng Samar at Leyte. Ang pagtatayo nito noong panahon ng rehimen ni Marcos ay napapalibutan ng madilim na mga alingaungaw. Ayon sa alamat, maraming mga bata ang inialay at ang kanilang mga katawan ay ibinaon sa mga pundasyon ng bridge bilang bahagi ng isang ritual upang matiyak ang katatagan nito. Ang urban legend sa Pilipinas ay madalas na naglalarawan ng mga buhay na supernatural at ang kwento ng San Juanico Bridge ay hindi naiiba. Sinasabing sa panahon ng pagtatayo ng tulay, isang serye ng mga hindi maipaliwanag na aksidente ang naganap. Ang mga manggagawa ay misteryosong nahulog sa tubig. Ang mga kagamitan ay nawawala. At ang konstruksyon ay madalas na nade-delay dahil sa mga hindi maipaliwanag na dahilan. Pagkatapos nito ay nagsimula ang mga kakaibang bulong. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magkwento tungkol sa mga nakakatakot na sigaw na umaalingaungaw mula sa kailaliman. Naging usap-usapan ang mga multo na nagpapakita sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga lokal ay nagsimulang magbulong-bulungan na ang bridge ay isinumpa, pinagmumultuhan ng mga mapaghiganting espiritu. Ang mga espiritu ng mga batang ito ay sinasabing gumagala sa tulay, naghahanap ng paghihiganti para sa kanilang wala sa panahong pagkamatay. Ang mga motorista ay nag-ulat na nakakakita ng mga multo, partikular ng mga batang naglalaro sa tulay sa gabi. Ang ilan sa mga driver ay nagsasabi pa na ang kanilang mga sasakyan ay biglang tumitigil nang walang dahilan habang tumatawid, na parang may hindi nakikitang puwersa na humahadlang sa kanila. Ang mga mapaghiganting espiritu ng San Juanico Bridge, sabi nila, ay nananatili pa rin, naghahanap ng hustisya para sa mga buhay na nawala upang maitayo ang kahanga-hangang estruktura na ito. Ang kanilang tahimik na mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa hangin, isang nakakakilabot na paalala ng alamat na bumabalot sa nakaraan ng tulay. Kaya't kung ikaw ay naglalakad sa kahanga-hangang estrukturang ito habang papalapit ang gabi, makinig ng mabuti. Maaari mong marinig ang mahihinang sigaw ng mga mapaghiganting espiritu, ang mga multong bata ng San Juanico Bridge na umaalingaw-ngaw sa tahimik na hangin ng gabi. Ang mga urban legend na ito, kahit na nakakatakot, ay nagsisilbing bintana sa mayamang kasaysayan at madalas na trahedya ng mga lugar na ito. Kung naniniwala ka man sa mga multo o hindi, ang mga kwento ay patuloy na isinasalin sa bawat henerasyon. Pinapanatiling buhay ang alaala ng mga pinagmumultuhang lugar na ito at tinitiyak na ang kanilang nakakakilabot na mga alaala ay magpapatuloy. Kayo mga ka-high five, meron ba kayong totoong kwentong urban legend? Maaring i-comment lamang para sa inyong chance mapili for our 1K monthly winner. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share at i-turn on all lahat ng notifications para makasale. Stay tuned para sa marami pang videos at papremyo.